Si Senadora De La Rosa, abay naniniwalang anak ng Diyos si Pastor Apollo Quibuloy at hindi umano magagawa itong mga aligasyong ibinabaton sa pastor. Iginit din na nagiging politikal at na itong hearing ng Senado sa laban sa naturang religious leader. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Naniniwala si Senador Ronald Bato De La Rosa na anak ng Diyos si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quibuloy at hindi nito kayang gawin ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Ayon kay De La Rosa, bukod daw sa magkaibigan sila at parehas na taga Mindanao, mataas ang respeto ni Bato kay Quibuloy, kaya hindi siya naniniwala sa mga aligasyon laban dito. Ngunit paglilinaw ng senador, hindi naman niya nababantayan 24 oras si Quibuloy, kaya hindi niya alam lahat ng ginagawa ng pastor. Tayo, tao lang tayo, di ba? Nobody's perfect, no? Tao tayo, pwede tayo magkamali. Pwede tayong, andyan yan lahat ng posibilidad na tayo tao. Pero kung sabihin niyo na yung impresyon ko sa kanya, ang impresyon ko sa kanya is respetado siyang tao at hindi niya kayang gawin yung mga ganun na kababoyan na inaalin sa kanya. Kung sa pagtingin ko sa kanya, eh, hindi ko naman siya napupantayan 24 hours. Hindi mo lang ako nakatingin sa kanya 24 hours. Pero if you ask my opinion about him, he's highly respected. Ako mismo, mahal sa kanya. He's the son of God. So, least expected ko sa kanya na gumawa ng ganong offense. Samantala, iginit din ni De La Rosa na nagiging political na ang ikinakasang pagdinig ng Senado kaugnay kay Quibuloy. Binigyan din pa nito na wala rin daw siya nakikitang legislation o panukalang batas base sa mga pagdinig o investigasyon at anya maayos ang paghawak ng Philippine National Police at DOJ sa kaso. Mag-isip kayo. Anong initial legislation na makikita natin dyan? Kukuha natin dyan? Meron bang pagkukulang, may pagkakamali ba ang polis sa pag-imbestiga ng krimen? Wala man, hindi man lumalabas, no? I'm not sure because hindi man ako nag-attend ng hearing kasi hindi man ako membro ng committee na yan. Mm-hmm. At nagkakataon palagi pag may hearing yung committee na yan. Meron akong hearing din na hinahawakan. So, yun lang. Kung meron bang pagkakamali o pagkukulang na nangyari doon sa DOJ, pwede natin masolusyon through legislation. Sa ngayon, ay wala pang inilalabas sa payag dito si Senador Arisa Ontiveros. Ngunit una nang nilino ni Ontiveros noong Martes na hindi mapakukulong ng Senado si Quibuloy para sa mga paratang sa kanya dahil hindi raw sila West o Judge. Sinabi ng Korte Suprema anya na malayang Senado na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation. Nangangahulugan anya na may pinapakitang kakulangan sa mga batas na kailangan ng tugon ng legislatura. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Abay, ipinagtanggol ni Senator Ronald Bato De La Rosa si Pastor Apollo Quibuloy sa pagkakaroon nito ng mga baril. Kasunod ito sa pagbubunyag ng dating tagasunod ni Quibuloy sa Senado na nakita niyang mayroon ilang bag na puno ng baril si Quibuloy sa kanyang tahanan. Sinabi pa ng senador na hindi naman masama ang pagkakaroon ng baril ni Quibuloy dahil sa likas sa mga taga Mindanao na magkaroon ng hilig sa mga baril. Wala din aniya na sapat na ebidensya na mayroong illegal na mga baril etong si Pastor Apollo Quibuloy. Hinikayat na lamang ni De La Rosa ang ilang kapwa mambabatas na makipag-ugnayan na lamang sa Philippine National Police Firearms and Explosive Office para malaman kung ilan ba etong armas na nakarehistro kay Pastor Apollo Quibuloy.